Hello, kumusta kayo? Nasasabik na ba kayong malaman ng ating aralin ngayon? Aralin 2. Natutukoy ang mga taong nangangailangan ng angkop na produkto at serbisyo. Sabihin ko ang mga sumusunod na larawan ay nagpapakita ng produkto o serbisyo. Unang larawan. Tama, ito ay nagpapakita ng serbisyo dahil sa ito ay isang panadero na gumagawa ng mga masasarap na tinapay. Sa ikalawang larawan. Tama ulit, ito ay nagpapakita ng produkto dahil sa ito ay mga aklat na ginagamit ng mga bata at ng mga estudyante. Sa ikatlong larawan. Ito ay isang mananahi, very good. At ito ay nagpapakita ng serbisyo. Sa sumunod na larawan. Tama uli. Ito ay nagpapakita ng produkto dahil ito ay isang kotse. Sa sumunod na larawan naman, ito ay tama, nagpapakita ng serbisyo dahil ito ay isang bumbero na pumupuksan ng mga sunog. Ang sumunod na larawan naman ay tama. Ito ay nagbibigay ng serbisyo. Dahil ito ay isang driver na naghahatid sa ating patutunguhan. Ang sumunod na larawan ay produkto. Ito ay mga likhang kamay ng ating mga katutubo o mga kapwa Pilipino. Ang sumunod naman ay produkto ulit. Tama, ito ay mga damit na ating ginagamit. At ang huli ay serbisyo. Dahil sila ay mga nurse at doktor na nag-aalaga sa mga taong may sakit. Sa araling ito, matutukoy ang mga taong nangangailangan ng angkop na produkto at serbisyo. Excited na ba kayo? Ang bawat tao ay may iba't ibang pangangailangan. Maaari itong pampisikal, intelektual, sosyal, o emosyonal. Maaaring matugunan ng iba't ibang produkto o serbisyo ang halos lahat ng pangangailangan ng mga tao. Nagkakaiba-iba ito sa pamamaraan ng pagbebenta, pag-aalok sa mga tao, at sa pagkuha o paghingi ng kabayaran. Handa ka na bang malaman ang mga angkop na produkto at serbisyo na kailangan ng mga tao? Umpisahan na natin! Mga taong nangangailangan ng angkop na produkto at serbisyo. Alam mo ba ang iyong mga pangangailangan? Paano naman ang mga pangangailangan ng iyong komunidad? Kadalasan, ang katniwang itinatayong negosyo o serbisyo ay iyong nakatutugon sa mga pangunahing pangangailangan pisikal ng mga tao tulad ng pagkain, damit at tirahan. Ngunit sa pagdaan ng panahon, nagkaroon ng kaunlaran sa ating lipunan na nangangailangan ng mas maraming serbisyo. Nagkaroon ng mas maraming industriya o trabaho. Kaya ang mga tao ay nangangailangan ng mas maraming kagamitan upang mapadali ang kanilang mga gawain. Ano-ano kaya ang mga halimbawa nito? Computer o gadget na may access sa internet. Lahat ng nais nating malaman tulad sa paggawa ng mga bagay-bagay, pagluluto, pag-aayos o anuman pa ang maaari na natin mapanood, mapag-aralan o mabasa sa computer sa tulong ng internet. Ganun na ka-high-tech ngayon mga bata. Mga serbisyong personal na kayang gawin sa sarili, ngunit tinataguyod na ngayon tulad ng mga beauty parlor para sa ating buhok at sa ating makeup, para sa mga usaping pagpapaganda. Ang mga shop na nag-aalok ng serbisyo para baguhin ang mga damit para tumugma ito sa tamang sukat ng katawan. Dahil kadalasan ang ating mga nabibili ay hindi sakto sa atin. Mga convenience store na 24 oras na nakabukas para sa mga nagtatrabaho ng gabi hanggang madaling araw. Mga health clinic na rin sa malls para sa mga nais magpakonsulta sa doktor pero kapos na ang oras sa pagpunta sa mga ospital. Tignan ang mga larawang ito. Ano-ano ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral? Guro, pulis,
Pare-pareho ba ang kanilang pangangailangang produkto at serbisyo? Tukuyin po anong kailangan serbisyo ng mga sumusunod. Pag-aayos ng kuryente. Ito ba ay electrician o tubero? Tama, ito ay electrician. Ikalawa, batang may sakit. Midwife or doktor? Tama, doktor. Doktor ang gagamot sa mga batang may sakit. Ang ikatlo, pagpapakumpuni ng sapatos. Ito ba ay sapatero o bumbero? Tama ulit, ito ay sapatero. Ang ika-apat, pagpapagupit ng buhok. Masahista o barbero? Tama, barbero. At ang huli, pagkukumpuni ng sasakyan. Technician, mekaniko. Tama, mekaniko. Mekaniko ang gumagawa ng mga sasakyan. Mga taong nangangailangan ng angkop ng produkto at serbisyo. Una ay buntis. Ang mga buntis ay nangangailangan ng mga masustansyang pagkain upang matustusan ang pangangailangan ng lumalaking baby sa kanilang mga tiyan. Mga bitamina rin ay kailangan ng mga buntis para sa kanilang mga baby at sa kanilang sarili. Mga damit. Mga maluluwag na damit ang kailangan ng mga buntis dahil sa lumalaki ang kanilang tiyan. Mga flat na sapatos upang maiwasan ang disgrasya o pagkatakilok. At ang huli ay ang pagkonsulta sa doktor. Kinakailangan ng regular na konsulta sa mga doktor upang malagaan ang kanilang mga baby. Sanggol. Ang mga sanggol ay nangangailangan ng vitamins upang masuportahan ang kanilang paglaki. Mga damit. Mga gatas. Ito man ay formula milk or breast milk ay mahalaga para sa mga sanggol upang mabigyan ng sapat na nutrisyon ang kanilang mga katawan. Pagkonsulta sa doktor. Regular na check-up sa doktor upang malaman kung ano na ang kalagayan ng ating mga baby. Mga laruan. Ito ay kailangan din para sa kanilang magandang paglaki. Mga diaper. Cloth diaper o kaya naman ay disposable diaper. Matatanda. Ang ating mga lolo at lola o mga nakakatanda ay nangangailangan din ng vitamins dahil sa kanilang katandaan. Kinakailangan na masuportahan ang pangangailangan ng kanilang katawan. Kailangan mabigyan sila ng malakas na kalusugan. Regular na check-up sa doktor upang ma-monitor kung kamusta na ang kalagayan ng kanilang katawan at kalusugan. Masusustansyang pagkain ay kailangan din ng ating mga nakatatandang kasama. Mga damit at kagamitan. Mga prutas at gulay. At syempre, kailangan nila ang ating pagkalinga o pag-aaruga at pagmamahal. May sakit. Ang mga taong may sakit ay nangangailangan ng konsultasyon sa doktor upang malaman kung ano ang kanilang sakit at mabigyan ng sapat na lunas, tahanan, kung saan sila ay magpapagaling, masusustansyang pagkain tulad ng mga gulay at prutas upang magbigay ng kalakasan sa kanila, pag-aalaga upang sila ay madaling gumaling, at mga gamot. Mga bata. Ang mga bata ay nangangailangan ng mga masusustansyang pagkain gaya ng gulay, prutas at itlog para makatulong sa kanilang paglaki. Mga laruan. So ito ay nagbibigay ng kasiyahan sa mga kabataan. Pagpasok sa eskwelahan upang sila ay matuto sa tulong ng kanilang mga guro at mga kamag-aral. Regular na check-up sa doktor upang malaman ang kanilang kalusugan.
At syempre, ang paglalaro sa mga parke. Mga mag-aaral. Ang mga mag-aaral ay nangangailangan ng mga gamit sa eskwela, gaya ng bag, notebooks, ball pens, at mga libro. Vitamins. Nangangailangan din sila ng bitamina upang mabigyan sila ng sapat na kalusugan at enerhiya. Uniform. Kinakailangan na sila ay may tamang uniform sa kanilang pagpasok sa kanilang paaralan. Mga masusustansyang pagkain, gaya ng prutas at gulay ulit. At syempre, ang school bus upang maghatid sa kanila sa pagpasok sa kanilang paaralan. Kung walang school bus, maaari silang sumakay ng mga pampublikong sasakyan o ng mga school service. Teenager. Ang mga teenager ay nangangailangan ng mga kagamitan sa kanilang pagpasok sa kanilang eskwela, gaya ng mga bag at mga notebooks and ball pens. Mga gadgets, gaya ng cellphone, tablets, and laptops. Ito ay mahalaga sa kanila upang makipag-communicate sa kanilang mga kaibigan, pamilya, kamag-aral, at mga guro. Ito rin ay ginagamit nila sa kanilang pag-aaral. Mga damit, mga bag, at sapatos. Ito ay kailangan-kailangan ng mga teenager. Mga masusustansyang pagkain, gaya ng prutas at gulay. Mga naghahanap buhay. Kinakailangan nila ng mga comfort foods upang ma-release ang kanilang mga stress. Mga gadgets, gaya ng cellphone, tablets, laptop, or computers para sa kanilang trabaho. Mga masusustansyang pagkain din, gaya ng prutas at gulay. Mga damit o kagamitan sa kanilang pagpasok. At mga vitamins upang mabigyan sila ng sapat na kalakasan ng kanilang pangangatawan. Laging tandaan na lahat ng tao ay may iba't ibang pangangailangan. Maaari itong pampisikal, intelektual, sosyal, at emosyonal. Sa pamamagitan nito, nalalaman natin kung ano-ano ang pangangailangang produkto at serbisyo ng bawat isa. Tukuyin kung sino ang taong nangangailangan ng produkto at serbisyo na tinutukoy sa mga sumusunod sa sitwasyon. Pumili sa loob ng kahon. Number 1. Matibay, maganda, at murang lapis at papel. Sino kaya ang nangangailangan ng ganitong produkto? Tama! Sila ay mga estudyante. Number 2. Sapat na gamit panturo sa paaralan. Tama! Sila ay mga guro. Ang mga guro ang nangangailangan ng sapat na gamit at panturo sa paaralan. Number 3. Masustansyong pagkain, gatas, bitamina, at malinis na boteng pinagdededehan. Tama! Mga sanggol ang nangangailangan ng mga produktong ito. Kaapat. Matibay na kasangkapang panlinis ng paaralan. Tama ulit ang mga janitor ang nangangailangan ng mga kasangkapang ito upang mapanatiling malinis ang ating paaralan. At ikalima, maayos na panggagamot ng mga kawanin ng ospital. Tama, mga pasyente. Very good, mga bata. Ako'y nagagalak at natutuwa dahil marami kayong natutunan ngayon sa ating aralin. Hanggang sa susunod nating aralin, paalam!